time, kung gusto natin magkaroon ng significant time po na kabayin, ganun tayong nanatili sa ating pala ng kwalite sa kanil. Pangalawa, pruning naman, pruning. Sabi natin, pruning. Okay. Ano yung pruning? Yung mga farmer, alam natin yun eh. Ang may process yun eh. Sabi ng farmer, para lalo kayo lumago, lalo kayo magkaroon ng significant time, pinuprune kayo ng Panginoon. At yung pruning process ay napakahirap. Matindi, lalo po kayo na sa probinsya, tayo ka mga paliling, mga puno, ang tindi ng pruning process. Mahati, masakit, kasi patong gigilitin ka, tatakyasan ka, talagang masusugatan ka, may apag ka, may pain yun, mga pagkalitan. Pero ang result mo, lalo magiging maganda ang inyong tanim at puna. Pati kayo ng atrikon ng puna nito. Sa Christian life, yung pruning, yung mga pagsubo, mga sulani, mga karamdaman, mga hardship sa buhay, mga extraordinary na mga unavoidable na circumstances, na po sa'yo, talagang nahihirapan ka. Na may ganyan kung bakit ina-allow ng Panginoon na mangyari sa buhay natin, yung pala, pinuprung pala tayo ng Panginoon. Meron isang Chinese businessman na Christian, yung sa Manila Chinese Church, at ginento lang ito sa akin ni Pastor Douglas, kung sa amin pong mission department. Itong pamilyang ito ng tingko nila ng Chinese, ay pumunta sa Cebu, nagkaroon sila ng vacation trip doon sa Cebu for one week. Kasama niya yung tatlong anak at asawa. Medyo pauwi na sila after ng kanilang vacation. So lahat, yun din naman yun, nag-set ng alarm clock, ng 5 o'clock, silang lahat. So cellphone niya lang sa'yo. Low and behold, alas 6, gumising sila. Sabi ng atin, bakit hindi na ito nag-alarm? Bakit mo nag-alarm? Pala kahit na gano'n na gano'n ng mga tagok lang, pwede hindi na kanan. Anong nangyari? Bakit kaya na gano'n ng kutas ng pagod na gano'n sila sa'yo? So, natulang sila, nagpahay sila. So, ginawa nila, hindi na sila nalito, hinabon nila yung kahit tinagod sa airport, sa Cebu. And then, nung malapit na sila doon sa airport, nakita na rin yung nangyong tayo, yung Airbnb, 5-5 na. Okay, so nanginayon sa, you know, sabi ng tao, kaya naman eh, input ng Panginoon, kaya talagang makakatulong tayo sa ating church, sa mga, parang yung nireklamo tuloy ng tatay. Kaya sabi, ba't pinayagan tayo, ba't inataw kung hanggan? Eh, mayroon pa naman siyang business doon, kaya kailangan talagang confessional. And then after 2 hours, nalaman nila na yung SPDPs, bumagsak. So, yung kami na nasa, masalamat po yung nga ng Chinese businessman na maraming salamat kami. At nung unang talaga sinisisi niya ang Panginoon, pero nung nalaman niya yung nangyari, yung sa SPDPs, bumagsak. Lahat yun naman kami. Kung nataon siya na masakay po ito, lahat siya ng Panginoon, oops. And it's true story kasi yung amin pong ako yung mentor ko sa PTA sa II. May meron kami pressure doon si Carlo Palenga. Yung anak niya, involved po doon sa tragedy niya. Kasi yung kanyang anak ay stewardess. Ang parang kasama po yung resulta ng malito. So makita po natin dito yung tunay ni sa mahirap sa sakit. Parang yung maramdamin. Matindi pagsubok. Pero nakita lang din ito at the end. Ito pa yung sabi na lang ni Joseph, you had it all in what God meant it for you. Minsan yung pruning, parang sinisisi natin yung kanyang pagkakalaya sa buhay natin. Kapag naman ako sa Panginoon, ilibot naman ako. Kasi naman ako, every Sunday, ng church, prayer meeting. Pero bakit? Ano yung problema? Yung parang pruning na talaga. At pag tayo daw po'y pinupro ng Panginoon, lalo daw po tayo magiging mabina. Lalo po tayo magkikaroon ng significant time. Kasi natin yung tayo magkasupay na tayo'y magkaroon ng mga maraming kapapanan
sa buhay. Bubunga po tayo at maaari po tayong blessing sa pangangapalit. Yun mo si Job, after his pruning process, doon po sa end ng kanyang story, ano, faithful yung blessing ng Panginoon sa kanya. Faithful yung anak niya. At ano rin yung business niya, faithful. Talagang dumobre, sumobra pa, sigsipigay. At the end of the night, nandun yung blessing ng Panginoon. Huwag lang po tayong ano, tinitin. Patuloy lang po tayong manatiling sa Panginoon. Yun nga, connection lagi. May pruning at may pruning process. Hindi pa kasi hindi naging significant time. Hindi na po prune, napapraning. Napapraning eh. Hindi na po prune, napapraning eh. Tuliro na, hindi mo lang ang gagawin. Nagmamakto na, talagang nandun talaga. Yung kanyang pagiging rebellious heart. Napapraning, napapraning. Para gusto natin magkaroon ng significant time, ano, the process of pruning in our lives. We